another video. So, pag ano lang tayo, kwentuhan lang, simpleng kwentuhan. Ang naisip ko lang gumawa ng content ngayon regarding yung COVID virus, yung quarantine, and face mask. Since very timely siya ngayon, and dapat na pag-usapan, tamang-tama siyang pag-usapan. So, we will be discussing ano yung mga do's and don'ts while naka-MECQ tayo, ano yung mga tamang mask na ginagamit para safe ka, safe din yung nakakahalubino mo, and ano yung mga simple na safety measures para makaiwas tayo sa virus. August 3, Monday, nag-announce si President Duterte na starting August 4, 12 midnight, magte-take effect yung MECQ within these areas. Etong mga lugar na under ng MECQ is sila yung mga lugar na mataas yung cases ng COVID sa buong Pilipinas. And please be reminded na under MECQ, wala pong mga pampublikong transportasyon, walang domestic flights, and limited yung mga international flights natin. Then, of course, kontrolado yung mga pagpasok ng OFW o mga Pilipinong babalik dito sa bansa. Then, hindi pa rin po pwede ang mga sumusunod na mga sasakyan like PNR, LRT, MRT, bus, jeep, taxi, TNVS, and tricycle. Pero of course, may mga exemption yung mga tricycles natin. And of course, yung mga pwedeng gamitin is yung personal na sasakyan, hanggang dalawa lang yung sakay, mga bike, motorcycle, and e-scooter or e-bikes. Tandaan po natin, sa motor, isa lang po ang pwede, hindi po pwedeng meron kayong kasakay sa likod. And sabi po dito, pwede naman lumabas, pwedeng mag-jogging, considering na naka-follow pa rin kayo ng strict protocol na naka-face mask and at least 2 meters away sa ibang tao. So, of course, social distancing pa rin is still a must. Okay, so enough with that. Now, let's proceed dun sa mask naman. Ano yung mga tamang mask na isinusuot? By the way, ako kasi, way before pa magka-COVID, marami na talaga akong mask kasi pagka nagta-travel ako papunta ng office. I see to it na meron akong mask kasi medyo maarte ko. Ayoko nakakaamoy ng mabaho, ng mausok. Kaya I always wear this pag nagta-travel. And later ko lang nalaman na itong mga mask with valve daw is not advisable na gamitin ngayong COVID. Why? It's because daw ang napoproteksyonan lang neto is yung may suot. Pero yung kaharap niya or yung kausap niya is hindi protektado. Kasi daw, hindi daw neto na-filter yung hangin na lumalabas dun sa taong mo suot. So say for example, if infected si tao na may suot neto, may chance na maipasa niya yung virus. So sabi is, ang advisable daw ng mga gamitin is still yung mga N95, yung mga surgical mask. Kasi may mga establishments na like hospitals na pag ito yung suot-suot nyo, hindi kayo papapasukin. But instead, papalitan yung suot nyo na mga mask. So, dahil this is not allowed na nga kasi baka nga hindi papasukan whenever lalabas kami or punta kami sa place na wherever, bumili ko ng mga extra na mga mask. Alright, so dahil nga hindi na allowed yung mask na lagi natin ginagamit, bumili ko ng mga extra mask like this. I can highly recommend this one. Maganda yung quality ng cloth niya and breathable siya and maganda siya sa
sa mukha. Kasi di ba may mga ibang mask na parang pag maliit yung face mo, ang laki-laki niyang tignan. So this one, eto. Maganda yung tela niya. And may lalagyan siya ng filter. So ganito siya. Yan. May ganyan yung itsura niya. Ayun. So, if you have like a small face, tamang-tama lang to. Kasi, hindi, parang sapat lang siya para sa mga maliliit na mga face. And, ang additional info pa, ang sabi daw is, hindi din daw advisable yung mga cotton na mask. Hindi ko alam kung bakit, basta yun daw. Hindi din daw advisable yung mga cotton. Even na may filter pa sa loob yan, it's a no-no. And aside from wearing mask, as of August 15 daw, ipapa-implement na yung wearing din ng ganito, yung face shield. Actually, dito sa amin, sa area namin, as of today, or if siguro parang kahapon pa, nag-i-implement na sila na nagsisita na sila kapag walang face mask at walang ganito pag naglalakad ka dyan sa labas. And parang sa palengke din daw kanina na naninita na sila. So ganito siya dapat. Ang ano neto is secured kayo pareho. Parang hindi mo maipapasa yung virus if in case you have one. And hindi ka rin malalagyan ng virus kung may virus man yung kaharap mo. So it's gonna be like this. Ayan. Ayan. Bale, maraming nagbebenta nito. Before kasi ito, nabili pa namin to nung medyo matagal na. Nasa 50 to 60 pesos a piece. Pero ngayon, marami na siyang... na marami nang nagbebenta sa Shopee and sa Lazada, and you can get it for like 25 to 30 pesos lang. So yun, so, mas maganda siguro na pagka bibili kayo is yung maramihan na para hindi sayang yung shipping fee nyo. So don't forget, kapag lalabas, always wear mask and face shield. Okay, so sana po meron po tayong konting natutunan sa ating vlog for today. Final words lang is para lang po makatulong tayo as simpleng mamamayan ng ating bansa is para hindi na mag-spread lalo yung COVID virus. Always wear your face mask kapag lalabas. And ngayon, dagdag na yung face shield, and of course, always bring alcohol with you kahit saan ka man pupunta. And siguro, if wala ka naman masyadong kailangan gawin sa labas, better na stay home. Yun ang pinakamaganda pong maitutulong natin sa ating mga frontliners, sa ating government. And I really hope and pray na matapos na po itong pandemic na to para makabalik na tayo sa ating mga normal na mga buhay. So, thank you for watching everyone. And of course, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Bye-bye!